Hello po, mga baby, welcome back to my channel. Kumusta po kayo ngayon? Magandang umaga, tanghali at gabi. San man po kayo ngayon sa buong mundo. Most especially kagaya kong mga OFW, kumusta po ngayon? Kumusta po kayo? Ngayon, magpapasalamat po ako, walang sawang papasalamat sa inyo dahil sa mga support ang binibigay nyo po sa akin. So, mega shoutout po sa inyong lahat, sa mga aking subscriber. Date check ngayon is February 18. Time is 2:35 ng hapon. So, on duty pa ako, kaya lang break muna. Habang naka-break, eto naisip akong mag-upload. For the meantime, kasi naipadala na what I mean, ang daming congratulatory video, ipopost ko na lang muna para naman po makita nila yung mga sinend nila sa akin ngayon. So for the meantime, watch na lang po ito, tapos balikan ko po kayo. Yun muna yung gagawin ko ngayon, yung congratulatory message ng mga subscriber po natin. So shoutout po sa inyong lahat. Para hindi naman po sila magtampo, i-upload ko lang po. Salamat! Ayan, gusto ko lang i-greet kayong lahat ng good morning and gusto ko din batingin si Kuya Joey na ayan, congrats Kuya Joey. Ayan, success na. At least yung inaantay mong mamonetize yung YouTube channel mo, natupad na rin. Painom ka na. Pakain din, syempre. Hello! Hi guys! It's Joboy TV on YouTube. Guys, bago po ang lahat, gusto kong i-congratulation po ang aking isang kasama ko dyan sa Doha Qatar na si Habibi Joey TV sa kanyang pag-monetize ng kanyang channel na Habibi Joey TV. Congratulations po sa iyo at na-reach mo na yung requirements ni YouTube. At sana sa next level mo. Ayan na. Medyo mahirapan na rin yan. Kaya sipag lang at tiyaga. Okay? Lagi po kayong mag-iingat dyan at congratulations po sa inyo. Bye! Hi po sa inyo lahat. Kuya Joey Habibi TV, congratulations for your monetization for YouTube channel. Keep it up, Kuya, at nalagi andito mo ako sa likod mo na mo suporta sa'yo. Congratulations, Kuya! Hello, Baba. I just wanna say congratulations kay success ni YouTube mo. Yeah, sana sa saong mag-upload. Keep inspiring people. Again, congratulations. Joey, congratulations for getting monetized through YouTube. Please continue blogging. And I always watch every blogs that you put out there. I'm probably also one of your number one fan, and I am proud of you for getting up there. I just want to ask our Kababayan family and friends, if you please watch Habibi Joey on YouTube, and when you watch it, please continue watching it. Don't skip any ads. That will help him a lot. Just keep watching them until the end. Appreciate it much. Please do this for our Kababayan Joey Habibi on YouTube. Thank you, Joey. God bless you, anak.
And please stay safe out there and healthy. And continue blogging. Ayan. Sana nagustuhan niyo po yung mga in-upload kong mga congratulatory messages po, video sa mga subscriber po natin ngayon, ha? Maitanong ko lang, sorry po sa mga ano natin, businessman natin, mga tinderang baboy dyan, ano, sa Pilipinas. Hindi, naano ko lang kasi ito. Bakit kasi masyadong malaking issue yan? Kaya nga kang pinag-uusapan namin dito sa Middle East yung karni-karning yan. Bakit? Mamamatay po ba tayo kung hindi tayo kakain ng baboy? Tingnan niyo po kaming mga OFW, especially dito sa Middle East. 2 taon, ilang taon, hindi kami kumakain na po ng baboy. Pero okay lang ang life namin. Life is goes on. Oh. At saka beside... alam natin masustansya yung baboy, pero pag nasobrahan naman po tayo, hindi maganda sa kalusugan, most especially sa mga nagkakaedad kagaya ko, di ba? So advice nga ng doktor sa atin, kakain tayo ng karne, konting-konti lang, tsaka alisin yung taba. Hindi naman nakakaganda po yung pagkain ng baboy na yun. Sorry po sa mga meat lovers dyan at tsaka yung mga negosyante po dyan, ha? Hindi ko po kayo dinidiscourage or binabas dyan. Napapag-usapan lang po kasi masyadong malaking issue yan sa Pilipinas. Problema nila yung baboy. Kaya nga, kinukompare nga namin dito sa Middle East pag nag-uumpok-umpukan kami ng mga tropa, yung mga tao, mga Pilipino dito sa bahay. Ano bang problema ng Pilipinas? Baboy lang na mumroblema sila. Eh, ang daming option eh. May isda, may ba. Kung ano yung season na ano... Like for example dito, pag season po na yung kung ano season na mura, yun ang samantalihin mo, araw-arawin mo. Hindi naman po sa tinuturo kong ganun, pero be practical lang po, ha? At saka tingnan nyo din natin yung mga kinakain natin. Opinyon ko lang po yan, ha? Huwag nyo pong mamasahin kasi yan po yung nakikita namin, kaya natatawa kami dito sa Middle East, especially dito sa Qatar, kagaya kagabi na pag-usapan namin na ano sila eh, ba't masyadong issue yung baboy na yan? Eh tayo nga dito, ilang taon tayo hindi kumakain ng baboy, pero nabubuhay tayo, healthy pa, sabi. O yun lang po, at saka tamang-tama lang dapat yan. Alam nyo po, kaya kung minsan napag-uusapan lang din natin, ano? Yung pagpapalaki, especially sa mga bata. Yung mga bata po, huwag po nating sanayin sa kung anong gusto nila. Ako po, inanson ko yung panganay ko. Ayan, mapapanood niya po to. Hanson ako sa anak ko nung ako'y yung panganay ko po. Nung maliit siya, tiyaga. Talagang tiyaga ako. Hanson ako sa pagkain specially. Minamas ko talaga yung gulay. Gulay, konting kung ano yung masustansyang pagkain na gulay, yan. Talagang akong never ko siyang tinanong nung nagkakaisip na siya. Never ko siya pong tinanong anong gusto mong ulam. No, never. Kasi bata yan eh. Pag sinanay mong ganun, ay nako. Kayo pong mga magulang ang mahihirapan dyan. Pero nung pagdating na ng bunso ko dahil nag-abroad na ako, hindi ko na nahanson. Ayun, medyo pasaway sa pagkain. Siyempre, yung mga lolo, lumaki sa mga lolo. O, tatanungin, apo, anong gusto mong ulam? Eh, siyempre, yung bata, yung mind niya, set niya sa commercial sa TV, Jollibee, gusto ko chicken joy. O, yun, takbo na yung lolo, kahit walang pera, tatakbo. Basta mapagbigyan lang yung apo. So, ganun po yung pagpapalaki. Kung minsan nga kasi, yung mga lolo, pumasok sa eksena, si Ryan Defle na natin minsan eh. So, depende naman po sa mga lolo. Hindi naman po lahat sila, ha? So, yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Sana hindi nyo ako mabas na pag-usapan po lang natin at saka yung guide sa pagpapalaki sa ating mga anak. Ganun po. So, ngayon, so far so good naman. No regrets po ako sa mga anak ko. Takot sila din sa akin once na nag-video call kami araw-araw. Pinapayuhan ko sila, sumusunod naman po sila. So, thanks God, palagi nga akong nagpapasalamat sa Panginoon at binigyan ako ng mga anak na hindi pasaway. Kahit malaki na sila,
Tapos hindi sila lumaking. What I mean, hindi ko na guide nakita yung paglaki nila talaga gradually, kasi umuuwi ako every 2 years, sometimes 3 years ganyan hindi ako nauwi. So nakikita ko na lang sila ngayon. Kaya pag umuuwi ako, biglang mabibigla ka na lang. Etong late kong uwi, last kong uwi, malaki pa sa akin yung anak ko. So ganun ako ka-proud naman. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, nasa mabuting guidance lang po ang pagpapalaki sa ating mga anak. Kahit OFW po tayo, huwag po natin kakalimutan yung mga pangaral. Everyday, andyan yung social media, kakausapin. Yun lang po, kahit malayo tayo, parang nasa tabi natin sila. Okay? Pasensya na po sa konting ano natin, ha? Medyo emotional yung mga nasabi ko. So, hanggang dito na lang po. Mega shoutout muna. Samantalain ko na yung pagkakataon. Mega shoutout po sa mga subscriber natin. Babasahin ko na lang ngayon. Hindi ko na isusulat. Kumisa kasi nagkakamali ako, no? Auntie Yoli, mega shoutout po sa inyo. Salamat po sa suporta. Salamat sa video pinadala ninyo. Sa Amerika po, maraming pong salamat. Si Boy Peralta, always with you. Always naman yan eh. Boy, keep in touch at saka huwag susuko, basta masipag lang. Nakikita ko naman yung future mo, mag-i-improve, mag-ano yan, mamomonetize ka na soon, ha? Na minomonitor kita araw-araw. So God bless and stay safe na lang dyan. Beth, thank you din sa video mo, ha? Kahit na inaantok ka na, nag-send ka pa din sa akin. Salamat, ha? Salamat sa suporta. Si Joboy TV po, yan talagang yan ang full support niya sa akin. Siyang tumulong sa akin. Nauna pa ako na monetize sa kanya, pero tulungan po natin siya. Ilang points na lang po, mamomonetize na po si Joboy TV. Si Ford Sada din, ganun din, tinutulungan din po natin yan. At saka si Danny's Vlog, mega shoutout po. Bipit Peli sa Germany po, mega shoutout Peli. Mga pinaka, si Josito, taga Qatar din po. Kung gusto po natin siyang supportahan, please subscribe lang po sa kanyang channel. Mga pinaka, Jos yan po. Craven Arceo, mega shoutout po kung saan man po kayo. Boss Fishing Channel, mega shoutout po. Ngayon ko lang po nabasa yung mga comments ninyo. J Alfie TV, mega shoutout po. Nari Ebang, mega shoutout po. Melanie Assis, mega shoutout po sa inyo. Jen and J TV, mega shoutout po. So, yung pong mga binanggit ko pong pangalan, support naman po natin, wala naman pong wawawala sa atin, at least makatulong man lang po tayo sa mga kapwa Pilipino natin. Okay po, maraming salamat po. Until next video, pinost ko lang to special kasi yung mga nag-send ng congratulatory video sa akin para ma-post at makita naman nila yung mga congrats nila. Secret po yon, hindi nila alam, i-post ko. Okay, hanggang sa susunod po. Mega shoutout lahat ng OFW sa Middle East at saka buong mundo. Marami pong salamat sa iyong pagtangkilid sa aking channel. At yung hindi pa po nag-subscribe, please subscribe. Click the notification bell para notify po kayo sa lahat ng aking video. Maraming salamat po. Until next video, masalam!